Magandang umaga po, tanghali o gabi mga kapatid, mag-anak, mga pamangkin, mga kapitbahay at mga kalugaran at mga bagong kakilala po sa YouTube. Andito naman po ang kaibigan po ninyo na nangumusta po sa inyo kung anong kalagayan po ninyo. Hindi ko alam kung anong sitwasyon mayroon po ang bawat isa po sa inyo at nangumusta din po kung ano po ang mga bagay na pag-alaman po ninyo sa akin sa mga talata na nakaraang amang araw na naipublic ko po na kinukumusta ko po kung ano na po ang nangyari sa mga talata na aking pinapayag na narinig at napakinggan po ninyo mula sa akin na sana ay makatulong po ako sa inyo na mabuksan ang puso't isipan po ninyo na maunawaan po ninyo kung paano ang magpuri at manalangin sa Panginoong Diyos at ang mga salita ng Panginoong Diyos na aking binibitawan o sinasalita dito ay magrima po at magminister po sa inyo at makilala po ninyo ng lubusan ang Panginoong Diyos sa buhay ano po sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. At muli mga kapatid, at bago tayo tunghayan ang aking mga talata dito na mayroong pamagat na come now and let us reason all together. Ano po? Ito po ay ihayag ko po sa inyo kung paano ako naging isa pong mensahero. Bagamat nung nangkarang mga araw at ng mga video ko po, hindi ko po pinaliwanag kung paano kong nakatanggap ng mga biyaya ng Panginoong Diyos. Ano po mga kapatid? Kaya kung handa ka na dyan mga kapatid, at sana sa mga ganitong pagkakataon ay andyan ka pa kapatid na nanonood at nakikinig ng mga salita ng Panginoong Diyos. Ano po, bagamat hindi ko alam kung anong sitwasyon mayroon kayo, kung kayo po ay nasa opisina na o nasa pangkaraniwang trabaho niyo na pa araw-araw, at kung kayo po ay dadaan ang ating studio program o dito sa YouTube sa inyong mga cellphone at kayo nagpapahinga, ay saglit po kayong manood at makinig po ng mga talata ng paging sinasabi, at ito po ay magsilbing binhi po ano po na ipapaliwanag ko po kung paano po ano po. At pansamantala, mauna po ang panalangin natin sa Panginoong Diyos ano po, at tayo po ay harap sa banal ng trono ng biyaya ng Panginoong Diyos. Hindi man po kabisado ang manalangin, at alam ko po na malababatid po ito ng Panginoong Diyos, at magandang kayo po ay pwedeng manalangin po sa inyong bahay o sa inyong kinaupuan o kinahigaan po ngayon, dahil lalapit tayo sa nating Panginoong Diyos na buhay na ating pinaniniwalaan, at doon po tayo manalangin. Ano po, ipikit mo lamang po ang mata at tayo po, o iyo po ang ulo po, at tayo po ay manalangin. Ano po, na magpakumbaba po tayo sa Panginoong Diyos. Ano po mga kapatid, at pangunahan ko na po ang manalangin. Panginoong Diyos Ama na gumawa ng langit at lupa, sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu, muli narito po kami ng aking kaibigan o kapatid na humaharap po sa inyo at nagpapakumbaba po na humihingi po ng kapatawaran mula pagkabata hanggang sa edad po namin. Panginoong Diyos, alam po namin na kami po ay nagkasala at nagkulang po sa inyo, kaya dito po kami na nagpapakumbaba humihingi ng kapatawaran po sa aming nagawa, pagkakasala, pagkakamali po Lord God. At Lord, sa nananalig at nanampalataya po ako kami na sa iyong salita at pangako sa 1 John 1:9 na kung ihayag po namin aming makasalanan, ay handa mo po itong kalimutan, at kami po ay patatawarin at tatanggapin mo po kami sa iyong banal mong trono ng biyaya. Kaya Lord God, maraming salamat po sa iyong salita at pangako. Kami ngayon ay makakadulog na po sa iyong banal mong ng trono ng biyaya. Lord, gabayan mo po kami ng aking mga kapatid na ito na mag-uusap, at bigyan mo kami ng karunungan, kaalaman upang maunawaan po namin ang mga talata na ito
na aming babasahin at matutunghayan, Lord God, upang sa gayon ito aming pagbulay-bulayan sa aming pang-araw-araw na buhay upang magsilbing pagkain ng aming mga espiritual at aming pangatawan. Ganon din po, Panginoong Diyos, gabayan mo po ang mga kapatid ko na ito na sa kani-kanila ng mga trabaho sa pang-araw-araw. Lord God, ingatan mo po sila, siluan mo po sila ng yung banal mong dugo, banal mong espiritu, Panginoong Diyos, sa kanilang gawain, Lord God. Lord, maging sa mga kapatid ko po na nangangalaga po sa kanilang mga pananim, sa kanilang mga pangalagang hayop, sa kanilang negosyo, sa kanilang mga paari-arian, Lord, at kanilang mga anak. Lord, gabayan mo po sila. Iingatan mo po sila, Lord. Ilayo sa umungo po sa mga sakit karamdaman lang, Panginoong Diyos, at maging sa mga magsasaka po na katulad ko. Lord, bindisyonan mo po ang kanilang mga panamin ng palay, maging sa alaga nilang mga hayop, upang magsilbing daloyan ng iyong pagpapala. Ganon din po sa mayroong negosyo, Panginoong Diyos. Lord, ikaw po ang magpapadala ng kanilang mga kliyente upang sa gayon magsilbing daloyan ng kanilang pagpapala na gagamitin mo po sa kanila, Panginoong Diyos. Ganon din po sa mga kapatid ko na nasa banig ng karamdaman pa ito, Panginoong Diyos. Lord God, abutin mo po sila. Idantay mo po ang mapagpala mong kamay sa kanilang ulunan mula hanggang talampakan, Panginoong Diyos. Bindisyonan mo rin po ang kanilang gamot na kanilang iniinom upang ito po'y manumbalik ang kanilang dating lakas. Kaya Lord God, tugunin mo po ang bawat panalangin ng mga kapatid ko na ito na sumusubaybay po sa aking mga programa, Lord God. Ikaw po ang mag-minister po sa kanila. Lord, maraming salamat po sa iyong gabay at patnubay, at gabayan mo po kami hanggang sa ito po ay matapos ang aming usapan. Maraming salamat sa iyong papuri. Ikaw ang madakila at maluwalhati sa pangalan ng Panginoong Diyos Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus Kristo. Amen. Andiyan ka pa po ba, kapatid? At ito, medyo mataalapin na yatang matapos ito. 7 seconds naman. At dito, bibilisan ko lang po dahil ito po ay come now and let us reason all together po. Dito po sa Isaiah, sa Lumang Tipan, sa Isaiah chapter 1 verse 18. Dito po, pumarito kayo ngayon at kayo mangatwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon, bagamat ang iyong mga kasasalanan ay katulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y maging mapuputi na parang niebe. Bagamat ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Ito po ay related po ito sa Mateo sa Bagong Tipan, Mateo 11 verse 28. Ito po sinabi ng Panginoong Diyos na Panginoong Hesus, lumapit kayo sa Mateo po ito, Mateo chapter 11 verse 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Amin po ba, mga kapatid? At ito po ay naunawaan mo at nabatid ang mga talata. At dito rin po, mga kapatid, dito rin po ako tinawag ng Panginoong Diyos upang manilbiyan po. Marami po kami na mga kapatid o magkamag-anak dito po sa gawain sa ubasan ng Panginoong Diyos. Mayroon na pong kanya-kanyang tinanggap na regalo mula po sa banal na espiritu. Mayroon na pong tigapagturo sa bahay na sinaguga. Mayroon na rin pong tigaawit ng praise and worship. Mayroon din pong tiga panalangin. At mayroon din pong tigapagturo sa Bible study sa labas. Ako naman po na kapatid po ninyo ay bilang senior na po ay nas kinusto ko at desire ng puso ko na maghatid balita po bilang isang mensahero dito po sa gawain ng Panginoong Diyos sa ubasan, sa pamagitan ng mga Bible po, na ihayag ko po sa inyo na mga salita ng Panginoong Diyos na ibabahagi ko, no? Parang binhi po ito na ipatatanim po natin sa ating puso, ano po, upang ito po ay magrima po sa atin, magsilbing kaligtasan po ng ating physical na katawan, maging sa ating kaluluwa po, ano po. Yun po ang tinatawag na mayroong katawang panlupa, mayroong katawang din panlangit, ano po.
Yun po ang nililinaw ko po sa inyo dahil isa po ako sa pamilya ng Baldonado na tinawag po ng pamilya Baldonado Gansagan upang magbahagi ng mga salita ng Panginoon Diyos. Mahirap naman po kung ito po hindi ko ilantad o sabihin po sa inyo dahil gusto ko sana ay sama-sama po tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon Diyos na ating sinasambaan ang mga relihiyon o sikta po kayo na kaanib ay wala po tayong pag-uusapan sa mga relihiyon po. Ano po, ay communication lamang po ang tayong inihiling ko po sa inyo. Hindi po yan mga sagabal po ang mga sikta po na ating kinaaniban. Ang salita po ng Panginoong Diyos ang nais ko pong ibahagi po sa inyo po. Ano po, hanggang sa muli po, ano po, naabot na naman po ako ng 10 seconds sa pangalawang yugto na po ito. At abangan ko po kayo doon, ano po kapatid.